Okay, thumbs up po. Ayan. So, official speakers natin na nandito ngayon, ang ating mga product owners, welcome po, especially po mga guests natin sa iba-ibang parte ng mundo. Ang aking pong talk ngayon ay sa Tagalog, paumanhin po, minsan mag-i-English ako para po sa mga international guests natin. Ayan. So, papakilala po muna ako. Ayan, kaway-kaway lang po kung nadidinig ako. Ayan. Sige. So, ayan. So, ayan po, inayos lang natin. Ayan. So, papakilala po muna ako bago tayo magpatuloy sa ating talk. Ako po ay si Maria Flor de Sarambulo. Ako po isang doktor. Ako po ay lumaki sa Tarlac, probinsyana po ako. Ako po yung nag-graduate na valedictorian ng aming probinsya. Hindi ko po madalas pinapakita yung public ang aking credentials. Ginagawa ko lang po ito para sa First Vita Plus, para po ma-establish na ko ang credibility ko bilang doktor na naniniwala at nagpe-prescribe ng First Vita Plus. So, ako po ay nag-kolehiyo sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. Ako po ay nagtapos ng pagdodoktor sa University of Santo Tomas. Pagkatapos po noon, naisipan ko mag-specialista sa Amerika. So, natapos po ako ng internal medicine sa Rochester, New York. Apat at taon din po ako doon. Pagkatapos ko po nag-aral, ng training na residency, pumunta po ako ng California. Doon naman po ay nag-specialista ako sa hospital medicine. At doon po ay nakapag-research din ako. Pagkatapos po noon, naisipan ko, gusto ko pang mag-aral bilang doktor para po mas maging mabuting doktor. Nag-fellowship po ako sa endocrinology sa Cleveland, Ohio, sa Case Western Reserve. Ako po ay board certified internal medicine at endocrinology sa Amerika. Board certified din po ako sa Pilipinas. Ngayon po itong matagal na panahon na nasa Amerika po ako na nag-aaral, ang nag-push po talaga sa akin ay gusto kong maging mabuting doktor. Maliban pa doon ay marami pong katanungan tungkol sa kalusugan at saka sa health in general na akala ko ay mabibigyan ko ng sagot noon pag nag-aral pa akong mabuti. Isa sa mga tanong ko noon ay kung bakit umiikli ang buhay ng tao. No? Kahit na napaka-modern na ng ating technology, ang dami ng gamot na naimbento sa iba't ibang parte ng mundo, umiikli pa rin ang buhay ng tao. Ang Pilipinas po ay hindi na iba sa trend na yan. No? So ito pong graph na to, nakikita niyo po sa screen, pinapakita ang life expectancy ng mga Pilipino sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asia. Ang pinakamahabang buhay po, ay nakikita niyo yung blue na line sa pinakataas ay ang mga taga Singapore. Sumunod po doon mga taga Malaysia. Pangatlo po doon ay taga Thailand. No? Tapos neck to neck tayo ng Indonesia. Pero natalo tayo ng Indonesia. So mas mahaba buhay ng Indonesia. Tayo po ang out of the five, tayo po ang pinaka maikli daw ang buhay. No? Nakakalungkot. Noong una ko nakita ito, sabi ko, ano kayang nangyari dito? Ang sagot na una kong naisip, siguro traffic. Ayun, so, tsaka fast food, siguro yun po. Pero pag tinignan mo yung datos kumpara sa mga kababaihan at tsaka kalalakihan, ayun, magkakaroon ng lino ng konti yung curve. Makikita natin na, matitease out natin yung curve, makikita natin na yung mga kalalakihan pala na Pilipino, mas maikli ang buhay kumpara sa ibang Asyano. So, most likely, sagot po niya na hindi na tayo nakakakain ng tama, hindi na tayo nakakapag-ehersisyo. At share ko lang po isang very interesting finding. No? Yung mga Roman gladiators pala dati, vegan po sila, kinakain po nila halos gulay. Ito po ay nakita ng mga scientists sa Europa. At nakita nila base sa pag-analyze, pag-aaral ng mga buto ng mga gladiators. And nalaman din nila na common practice pala sa mga gladiators na uminom ng mga indomie na galing sa binato yung halaman. No? So, yun yung mga herbal tonics.
And parang Vitaplastic pala yun. So nung pampanahon eh, yung pala ang talagang pinakamasusustansyang inumin na nagpapalakas ng buto. No? So, siyempre marami na pong pagbabawang mula noon hanggang ngayon. At maaaring sabihin niyo, Doktor, ayaw po maging katulad ng sa dulo. Paano po maibalik ang katawang gladiator? So, sabi ng WHO, para maging healthy tayo ulit, ganito daw po tayo dapat kumain. Kung yung bilog doon sa harap ng screen ninyo ngayon ay plato, no? Kalahati doon dapat po, rekomendasyon ng WHO na kalahati daw gulay. Berdeng gulay, no? At 1/4 ng plato, protina, at 1/4 lang ang starch, o andyan po yung kanin, tinapay, mga kakanin. So, tungkol sa gulay, ang rekomendasyon nila yung berdeng-berde, mas berde daw ang gulay, mas masustansya. So, kumpara sa kamatis, sa carrots, at sya rin yung talong, gusto ko pa naman ang talong, hindi po masyadong ganun kasing kasustansya kung berde daw yung gulay. At rekomendasyon nila na hilaw daw, kung kayang kainin na hilaw, mas maganda daw po yun. Kasi pag niluto ang gulay, namamatay yung sustansya, nababawasan. No? So, pagdating naman sa protina, ang rekomendasyon po nila ay isda daw po. No? Ayon sa mga eksperto sa mga specialista sa puso sa Amerika, sabi nila kung kayang ang protina mo ay isda, mas maganda. Ang dahilan po doon ay ang isda kasi meron siya yung healthy oil, yung tinatawag ng fish oil. Ang taba po, in general, ay hindi maganda maliban po sa fish oil o olive oil. Yan po ay, nag-glide lang sa katawan. So, hindi po dumidikit sa katawan natin. Kaya nga po minsan ang recommendation ko sa mga pasyente, malalaman nyo na healthy ang kinain nyo, ay tingnan nyo yung plato nyo. Kung madikit, maraming taba-taba doon, yung taba-taba doon sa plato mo, nandun din sa bituka mo. So, baka hindi ganun ka-healthy. O yung pag madumi yung kalan na pinaglutuan, tapos nangingitim na, ganun din po nangyayari sa bituka natin. Kaya mas maganda po, piliin yung pagkain na hindi dumidikit sa bituka tulad ng mga taba at mga trans fat or saturated fat sa pagkain. No? And then, yung 1/4 lang daw nga po yung kanin, kakanin, saka tinapay. Lahat po ng wala din sa plato, ang rekomendasyon nila, tubig lang. So, ang inumin, rekomendasyon ng WHO, tubig lang. Hindi po kasama yung soft drinks dyan, hindi po kasama yung carbonated drinks. Marami pong nauuso ngayon yung flavored water. So, hindi po rin yung considered as healthy. Sabi pa ng WHO, dapat daw 3 times a day, ganito po tayo kumain. At hindi lang po 3 times a day, dapat daw pagkabata pa. So dapat kumakain na bata pa lang, healthy na tayo. At kalungkutan po ay hindi na tayo ganyan kumain, no? Wala na pong gulay. Yan po. At madalas, mas marami yung dami ng kanin. No? At kaya, yan po ang pagbabago na nakita natin sa pagdaan ng panahon. Wala na po yung gulay sa ating diet. Worse, mas malala pa, ngayon po halos processed food na pong kinakain natin, galing na po sa kahon o galing na sa dilata. No, special mention ko lang yung dilata. Kasi po, yung dilata, maaaring alam nyo na rin po, ang history po ng mga dilata kasi nung gera po yan eh. So, nung mga panahon po ng mga gera, para pagkain po ng mga sundalo. So, hindi po talaga dapat part ng diet natin yan. Noon lang yun yung emergency cases noon kasi wala silang makakain sa gera. Pero pagkatapos ng gera, natuloy-tuloy na yung practice na kumakain ng dilata. So, hindi po talaga maganda yung dilata kasi marami po siyang preservatives na hindi maganda sa katawan. Yan. So, sinamahan mo ng hindi tamang pagkain, pag-inom, paninigarilyo, hindi pag-ehersisyo, iikli po talaga ang buhay natin. Ayan. So ito po ang listahan ng mga pinaka top causes ng pagkamatay sa Pilipinas sa taong 2017. Yung pong bar sa pinakababa ninyo, ang pinaka-common ay
ischemic heart disease, sakit po sa puso. Ayan, nandiyan po yan, heart attack. Ayan po, sumunod, ang pinakakaraniwan daw ay cancer o mga buhos sa katawan. Pangatlo, ayan po, mula ibaba po ang orientation po akyat, no? Sumunod po dun, pangatlo ay mga stroke or cerebrovascular diseases. And then fourth, pulmonya, panglima yung diabetes. Yan. So, since napag-uusapan na po ang heart disease, cancer, ng ating magagaling na official speakers during the week, napag-isipan ko na pag-usapan naman po natin yung diabetes sa hapon na ito. At kung paano natin malalabanan ng diabetes sa turo ng First Vita Plus. So, ang unang documentation na napansin nila na may diabetes ay nung papong 1552 sa Egypt pa po. Nung napansin nila doon na may mga tao na ihi ng ihi o mga pasyente na ihi ng ihi. Hindi pa nila alam yon kung anong sakit yon. Wala pa, hindi pa pinangalanan. Hindi pa yung pangalan na diabetes sa panahon na yon. Pero papansin nila, ihi ng ihi, tapos nangangayayat at the same time. Pero nakatala na doon ang rekomendasyon ng mga doktor noon sa Ehipto, diet, baguhin ang kinakain. Years later, sa India naman, yung mga doktor sa India, tinikman yung ihi na yun, yung maraming ihi. Napansin nila, matamis daw. Ayun, so, matamis, binigyan nila ng pangalan eh, Madhumeha. So, meron na silang pangalan pa sa mga pasyente, ihi ng ihi na may matamis na ihi. Na-correlate nila na karaniwan pala yun sa mga taong kumakain ng maraming kanin at matatamis. It wasn't until 150 AD nung napangalanan ng sakit na diabetes. Si Radeus po yan, isang Griego na doktor. At pinangalan ni diabetes, itong ganitong sakit, na ibig sabihin po sa Greek ay siphon, meaning to pass through. Parang faucet na nakabukas tapos tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Parang ganun. Sa kaso po nito, hindi tubig, ihi. No? And then, 1675, Thomas Willis dinagdag niya yung salitang meritos. Ibig sabihin, Latin po yan na salita. Ibig sabihin naman, honey. Yan, para po i-describe yung matamis na ihi ng mga pasyente may diabetes. Ayan. So, noong 1878, si John Rollo, na-correlate niya na hindi pala to sakit ng bato na ihi ng ihi. Ito pa lang diabetes, may kinalaman din sa asukal sa dugo, no? Pero hindi pa po malino noon kung anong connection. Pero po nung panahon na 'yon, from 1600 to 1700s, ang gamot nan sa diabetes noon ay exercise, no? At mga pagkain ng halaman gamot. 'Yun ang ginagawa nila nung panahon na 'yon. Noong 1870, si Dr. Bouchard, isa pong Frances, doctor sa France, naglabas siya ng mga recommendation na diet treatments para sa diabetes. So, basically, ang kanyang recommendation no, na konting pagkain, mas maganda para hindi ihi ng ihi. No, bawasan yung dami ng pagkain. Yun ang kanyang recommendation. Ngayon, at the same time, si Dr. Langerhans nadiskubre niya yung lapay na meron mga cells doon pero hindi pa niya alam kung para saan yung mga cells doon sa lapay. Eventually po, yung mga cells na yung isa doon ay ang beta cell na naglalabas ng insulin. Importante po yung insulin, mamaya mapag-uusapan natin pa sa sakit ng diabetes. No? Isang breakthrough sa development at pagkakaintindi ng bakit nagkakadiabetes ay noong 1889, si Dr. Minkowski at saka si Dr. Mering, mga doktor po yan sa France, napansin nila kapag tinanggal mo ang lapay ng aso, magkakaroon ka ng sintomas ng diabetes, yung ihi ng ihi. So, sila po yung unang nakadiscovery ng link na yon ng connection ng lapay at saka ng diabetes. Hindi nagpahuli si Dr. Eugene Opie, isang Amerikano na doktor sa Johns Hopkins. Nakita niya na kahit pala hindi tanggalin yung lapay, kung natutuyo yung lapay, ay ganun din ang sintomas. No? Naglabas po siya ng research niya tungkol dyan, 1900s.
And then, hindi nagpatalok isang British na doktor, si Sir Edward Albert Sharper Schaefer. Ang sabi niya, yung may chemical doon sa labay, na later on yun po yung hormone na insulin. Yan, insulin, pag wala yan, magkakaroon ka ng diabetes. Okay? So, yun po ang mga contribution naman ito ng mga ating mga dedicated na doktor throughout the years, throughout the century, sa pag-contribute ng ating kaalaman doon sa diabetes. At the same time, itong si Dr. Jocelyn, Elliot Jocelyn, isa po siyang doktor na Amerikano, focus naman niya hanapin ang gamot sa diabetes habang hindi pa alam talaga yung malino na dahilan kung bakit nagkaka-diabetes. At naglabas siya ng libro, ito po yung The Treatment of Diabetes Mellitus. Ito po ang parang, ito po yung reference book hanggang ngayon ginagamit ng mga doktor at mga healthcare professionals na nag-aalaga ng mga pasyente ni diabetes. Ang recommendation niya dyan din, diet and exercise. So, walang nagbago mula ng panahon ng mga Egypto ay ng Egyptians hanggang 1916. So, sikat po si Dr. Jocelyn, pinangalan ang Diabetes Center ng Harvard sa Massachusetts sa kanya, yung Jocelyn Diabetes Center. Ayan. So, ang isang breakthrough sa pagkaalaman natin tungkol sa diabetes ay noong 1920, si Dr. Banting, kasama ang kanyang assistant niya si Charles Best, mga Canadian po sila, na isolate nila ang insulin, yung chemical, mula sa lapay ng mga aso. Yan. So, after a few years, na-isolate naman nila, na-extract nila yung insulin naman sa mga baka. No? So, tingin nila doon baka mas malapit yung baka sa ating anatomy sa tao. No? Noong 1922, si Dr. James Collett, si Dr. McLeod, sumama sa kanilang team at sila nag-conduct ng unang clinical trial ng epekto ng insulin sa tao. No, unang pasyente nila ay si Leonard at isa siyang pasyente may diabetes, 14 years old lang siya. Within 24 hours na in-inject po sa kanilang insulin, ay gumaling po siya. No? So, yan po, na-award po sila ng Nobel Prize in Physiology and Medicine pagkatapos ng isang taon dahil sa kanilang contribution sa medisina. No? Pagkatapos po ng discovery ng insulin, ang dami na pong nangyari. Marami na pong milestone sa pag-aaral kung anong nangyayari sa diabetes, gamot sa diabetes. Mapag-usapan po natin yan sa mga susunod na slides natin. Pero po ang katakataka ay kahit ang dami na na-discover sa diabetes, ang dami pa rin pong tao sa mundo na may diabetes. Ito po ang prevalence map. Dami ng diabetes sa buong mundo. Ayan po, makulay, no? Iba-ibang kulay represents iba-ibang continent, no? Doon po sa iba pa ng screen nyo, makita nyo po yung total as of 2017, 425 million na ang may diabetes. At projection nila, by 2045, 629 million pa ang magkakaroon ng diabetes. So, dadami pa yan. Almost 50% dami pa. Ang pinakamarami pong diabetic sa parte ng buong mundo ay ang mga Asyano. Ayan po, yan po yung purple dun sa dulo ng inyong mapa na nakikita sa screen. 159 million na ang mga merong diabetes sa Asia. At nadami pa over the years, no? Hindi pa po kasamang sa data na yan ang mga hindi na diagnose. O diagnose pa po yun. Marami pa pong hindi na diagnose na diabetic kasi iba po hindi nagpapatingin sa doktor o hindi nakakaroon ng pagkakataon magpatingin sa doktor. At pangalawa po, walang simptomas. Pwede pong magkaroon ng diabetes, mataas ang sugar kahit walang simptomas. No? So, hindi pa po nadagdag doon sa datos na yun ng mga taong mga kasong ganito. Hindi pa nadagdag dyan ang mga tinatawag ng pre-diabetic. Ano po ba yung pre-diabetes? Pre-diabetes po ay mataas ang sugar, mga pasyenteng mataas ang sugar, pero hindi pa umabot sa criteria na ni diabetes. Madalas po yung sugar nila, mga around 100-125 milligrams per deciliter. Yung po. So, ngayon po sa Amerika, may focus nandiyan na nagko-concentrate na rin ang paggamot sa pre-diabetes. Pre-diabetes pa lang, nire-recommend na nila na gamutin na
kasi nahuhuli nga tayo sa laban natin sa diabetes. So ito po naman ang mapa ng dami ng may pre-diabetes sa buong mundo. Ayan, yung kulay rin po ay iba-ibang continent. Yan. Almost the same, almost pareho po ang dami ng may diabetes din sa buong mundo. Asia pa rin ang pinakamarami. No? Ito po, sanay na tayo magbasa ngayon ng mga ganitong mga data dahil po sa DOH briefings natin pagmula sa pandemic po. No? So kahit paano nasanay tayo doon dahil sa pandemic. Pero po kung tatanong yung isa pang pandemic na seryoso, ito po ay yung ating addiction sa matatamis na pagkain. No? Aside from matatamis, yung mga carbohydrates, yan. Ako po, guilty rin dyan. Gusto ko rin po ng matamis. Gusto ko rin po na mga kanin, siyempre kanin, tinapay, kakanin. Hmm? Pero hindi po maganda sa katawan. Kasi po, ma-addict tayo. Hmm? Magdedepend ang ating katawan pag madalas tayong kumakain ng matatamis. Bakit po, ano pong nangyayari doon? Ayan, ito po pinapakita dito sa screen. Sa harapan ninyo, yung tinatawag lang vicious cycle. No? Magsisimula po yan, kumain ka ng matamis, meron pong matatas ang sugar sa dugo, mangyayari po dyan ay maglalabas siya ng good hormones. Isa po doon yung dopamine. No? Dahil po naglabas ng good hormones, hahanap-hanapin na ng katawan mo. Yun. Pag umaba ang blood sugar, magkakaroon ka ngayon na tinatawag nilang cravings. No? Di po ba parang minsan, may parang gusto kong kumain ng ganito, di ba? So, pag parang hinahanap mo yung isa kang pagkain na gusto kinakain palagi, malamang po kung matamis yun or carbohydrate rich, malamang po nati-develop niya yan, yung dependence o yung addiction to sugar. Yan po ang aking, I think, kinoconsider rin na pandemic sa ngayon, sa panahon natin, maliban sa COVID-19. So, paano po ba pinoproseso ang asukal o ang glucose sa dugo? No? Ito po yung isang simple diagram. Yan po, pag may kinain tayo, yan po, matutunaw yan sa bituka. Pagkatunaw po yan sa bituka, maglalabas po ng tinatawag nilang incretins, yung pong hormones sa bituka, yung po nasa gitna ng monitor, picture po dyan, GIP, GLP-1 po ang tawag nila. Ang gagawin po ng mga hormones na yan, incretin, kakausapin yung lapay. Sabi niya sa lapay, maglabas ka na ng insulin. Yan. So ang lapay, gagawa siya ng insulin, maglalabas siya ng insulin. Tapos ipapasok niya ngayon yung asukal sa mga cell, ayun, at sa atay, sa liver. Ayan. Tapos babalik po sa normal blood sugar level. Yan, ganyan po mangyayari kapag kumakain tayo. So binabalik ng katawan ng normal to normal blood sugar pagkatapos natin kumain. Ngayon, meron po isa pong key player na hormone dito, yung pong glucagon. No? So, ang glucagon naman nilalabas ng lapay kapag hindi nakakain, pag mababa ang blood sugar. O pag nalipasan ng gutom, so mababa ang blood sugar mo, gagawin naman ng lapay, glucagon naman ilalabas niya, tapos mangyayari nun, itataas ang sugar, kukunin niya na store na sugar doon sa atay. So yun. Dahil yun po yung paraan ng katawan na mabalanse ang ating blood sugar level. Na hindi natin napapansin yan, pero pinanganak po tayo na ganyan na siya. Ngayon, ano po nangyayari sa diabetes? So bago po natin pag-usapan ang nangyayari sa diabetes, review lang po natin kung anong nangyayari sa normal na tao. So yun po sa screen ninyo, makikita niyo yung dilaw po. Ayan, sa dilaw sa gitna. Ayan po yung lapay. No? Pag po mataas ang sugar, kakakain, maglalabas po siya ng insulin. Yung insulin, attach po siya dun sa pinatawag nilang insulin receptor. No? Yung combination ng insulin at saka insulin receptor, parang ano po yan, lock and key. Parang susi yung insulin para buksan yung pintuan para makapasok ang glucose, ang sugar. No? Ang pintuan po yun, madalas na yun ay ang ating glucose transporters. So, ganun po yung pinoproseso ng katawan ng asukal. So, papasok ang asukal, gagamitin ang katawan, magno-normalize ang blood sugar. Ang nangyayari po sa mga type 1 diabetes, marami pong klaseng diabetes, may type 1, may type, marami pa pong ibang classification, hindi na po natin mapag-uusapan ngayon lahat. Mapag-uusapan po natin yung pinaka-common, isa po doon yung type 1. Okay? Ang nangyayari po sa type 1 diabetes, yung lapay nila,
yung dilaw na figure doon sa gitna ng screen niyo, yung lapay, kakaproblema po sa lapay, either nagka-infeksyon sa lapay, pinanganak na hindi talaga gumagawa ng insulin, or umiinom, no? So natutuyog po yung lapay, hindi na nakakalabas ng insulin. So sa mga type 1, yun po ang problema nila. Hindi, wala po silang nagagawang insulin sa lapay. Siyempre po, walang insulin, walang pupunta sa insulin receptor, walang magbubuklat ng glucose transporter, walang papasok na sugal sa cell. So palaging mataas ang sugar. Ngayon, sa type 2 naman, ito po ang pinakakaraniwan na type ng diabetes, ang nangyayari po, merong insulin. Maglalabas ang lapay ng insulin. Tapos po, a-attach siya doon sa insulin receptor. Gusto niyong buksan ngayon yung glucose transporter para pumasok yung asukal, pero nagkakaroon po ng resistance. Meron nagpa-block. No? So, andun lahat yung key players. Pero, kumbaga sa pintuan, nabuksan na ng susi, yung lock, pero ayaw mabuksan yung pintuan. So, meron nagre-resist. Ito po ang description sa mga taong may diabetes type 2 ay ang insulin resistance. May insulin pero nag-resist. No? Ito po ang main pathology. Ito po ang main defect ng kung bakit meron tayong diabetes. No? Para sa mga type 2. Ito po ang pinakakaraniwang klase ng diabetes. Kaya pag-usapan po natin ito ng maigi. No? Ito po yung closer view nung kanina, no? Ito po ang insulin receptor, dito po yung glucose transporter. So makita po niyo pag nag-attach ang insulin sa insulin receptor, nagkakaroon ng defect ng communication, yung signaling, hindi po natatransmit sa glucose transporter na nandito na yung insulin, nakita na kami. Buksan mo na yan yung pintuan mo para makapasok na ang glucose. So, nagkakaroon po sila ng defect sa signaling sa pag-usap. No? So, ano pong dahilan yan ng miscommunication nila? Ang nakita po nilang dahilan ay may kinalaman po sa tapa sa katawan. No? So, ang diabetes po related po sa primarily actually sa taba. Sa katawan, hindi po yan sa asukal. Maaring sa asukal ang galing yung taba, ayun, yung asukal na hindi natin na nagamit, no? Na store as fat. Yung pa rin, ang galing pa rin, ending pa rin taba. No? So, sa pagsusuri nila, ang defect in signaling na yan ay dahil pala sa taba sa katawan. No? Bakit po ganun? Yung mga fat cells po pala, taba sa katawan ay maraming macrophages. Ano po yung macrophages? Macrophages, parte po yan immune system natin. Mga laban ng infection, kasama sa paglaban ng infection. Pero at the same time, part din po siya ng tinatawag nilang inflammation o pamamaga sa katawan. No? So, pag marami pong taba sa katawan, nangyayari, ito pong mga macrophages ay naglalabas ng exosomal RNAs. Naglalabas po siya ng exosome. At yung exosome, naglalabas naman ng miRNA. Ano po yung I? I inhibitory. Sabihin, hinihinto niya yung mga ibang body function natin. Isa na po doon yung signaling, yung pag-usap ng insulin receptor at saka ng glucose transporter. Kaya palagi mataas ang sugar sa dugo. So yun po yun, yun ang nakita nila. Ito po ay pinag-aralan ng matagal na panahon ng mga doktor sa UCSD, University of California, San Diego, sa Amerika. Ayan. So nakita nila, doon sa fat cells, yun sa microscope, may mga yan, yung mga bright, mga matitingkat na bilog. Ayan. So tinignan nila, pag nandyan yan, napansin nila, parang insulin resistance. Ayun, tinignan po nila, nakita nila nila. Ayun, ay nakakwento natin kanina. So, yung mga exosomes po pala yan. No? So, yun po ang isa sa dahilan ng bakit may insulin resistance to diabetes. Bakit palaging mataas ang sugar? Hindi pa po nagtapos ang problema doon. Sa katagalan ng panahon, marami pa po mga scientist ang nagsaliksik na kung ano pa ibang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng insulin resistance sa type 2 diabetes. Ayan, yung pong nakita nyo doon sa arrow sa taas, yung insulin receptor, yung insulin, nag-meet sila. Makita nyo po sa baba ang makulay po, no?
ang dami-daming proseso dyan. So, ang common factor po dyan sa kanilang research ay pamamaga or inflammation din. Similar po dun sa kanina na related din po sa taba sa katawan. So again, pinuproof po na ang diabetes na hindi po lang tungkol sa asukal at mga carbohydrates, pati po yung unhealthy fats tulad ng trans fat, saturated fat, taba na galing sa mga baka, karne, yan po ang isa rin dahilan kung bakit nagkaka-diabetes, no? Hindi pa po natapos ang problema nito, no? Dahil dami nga nila pinaral eh. Ang nakita pa nila, yung pamamaga na yan, hindi na nagkakos ng insulin resistance or miscommunication, nagkakos pa papalo po ng tinatawag nilang lipotoxicity, beta cell lipotoxicity. Ano pong nangyayari doon? Ito po, sinisira po ng taba ang beta cell. Naalala niyo po yung beta cell kanina, yung cells sa lapay na nagsisikret ng insulin. So, sinisira rin po pala ng fat cell yun. Ito po, pag normal, sa normal na sitwasyon, pag may kinain tayong pagkakain natin, tataas ang sugar natin, ang beta cell, ayan po yan dun sa screen ninyo, maglalabas siya ng insulin. Ayan, so gagawa siya ng insulin para mababa ang blood sugar. Ngayon, kapag po palaging mataas ang blood sugar or palaging ang kinakain maraming sukal or consistent, hindi nagkakabreak, palaging carbohydrates ang kinakain na tinapay, pasta, o kaya kanin, no? At tapos sinamahan pa ng matataba na pagkain, walang gulay, ang beta cell po, maglalabas siya ng maraming insulin para mababa po ang blood sugar natin. Nag-adapt po siya. Ngayon sa katagalan, mapapagod din ng beta cell. Ang kanilang self-defense mechanisms magbe-breakdown. Bakit po? Hindi rin po nila alam, tinignan nila bakit sensitive ang beta cell. Matampuhin pa lang ang beta cell. Pag napagod po siya, parang ayaw na rin niya maglabas ng insulin. So, sa katagalan, pag namatay ang mga beta cell, ang nangyayari po niyan, hindi na makakagawa ng insulin ang katawan. Mahirap na pong ibalik yun. Kaya po madalas, nalalaman natin na may diabetes tayo, pupunta tayo sa doktor, check ang blood sugar natin, ang blood test tayo, sabihin ng doktor, ay, mataas po ang blood sugar niyo, may diabetes na po kayo. So, hindi po overnight nangyayari yun. Hindi po sa matagal na panahon, no? Kapag masyado nating na-stress ang ating beta cell. Ngayon po, yung beta cell toxicity, no? Yung kanina yun lang pa pinag-usapan natin na nagre-resulta sa mababang amount, dami ng insulin sa lapay, sa pancreas, kasama nung kanina pinag-usapan natin, insulin resistance sa atay, insulin resistance sa muscle, yan po ang kinakonsider nila ng glycemic triumvirate. Yan po ang definition noon, 1987, kung ano ang dahilan ng bakit mayroon tayong diabetes type 2. Si Dr. Ralph DeFronzo ang nagbigay sa pangalan na ito, no? But yun po 1987, pre-present niya. Sabi niya, so ito yung dahilan. Dito tayo magpa-focus para gamutin natin ang mga pasyente may diabetes. Kaya yun po, so alam na natin, related sa taba, related sa insulin resistance. In 2005, a few years later, bumalik po siya. Sabi niya, hindi lang pala tatlo yan, wait lang. Walo pala yan. So, 8 core defects ng diabetes, hindi lang yung tatlo kanina. Natawag po nilang ominous octet. So, hindi nang dumadami ang kaso ng diabetes. Dumadami pa ang dahilan na didiscovery kung bakit tayo nagkaka-diabetes. So, may mali talaga tayong ginagawa. So, kailangan talaga mababago ang ating diet. So, ang additional po information na nakita niya, very briefly lang po, ay pansin niya na yung may diabetes pala, mas may tendency pang mas maging malusog, mas mag-restore ng taba, no? So yung taba na yun, lalo pang sisirain yung beta cell, no? Ang susumunod na defect na nakita niya ay mababa ang incretin. Nalala niya po yung incretin kanina.
hormone sa bitukan na magsasabi sa labay na maglabas ng insulin. Dito po nakita nila sa may mga diabetes na mababa ang mga hormone na yan. Sumunod pa, mayroon palang problema sa glucagon. Di po ba kanina yung glucagon nilalabas ng labay para tumaas ang sugar kapag mababa ang sugar. Dito po sa mga may diabetes type 2, kahit po mataas na ang sugar nila, nilalabas pa rin ang labay ang glucagon. So nagkaroon ng maraming miscommunication. No? Tapos buhol-buhol na, patong-patong na. Tapos nakita nila sa kidney naman, may miscommunication din doon. So kahit mataas ang blood sugar mo, pinabalik niya sa dugo, no? Ang asukal. Tapos yung pinakahuli po, ito yung medyo trending sa kanila ngayon sa mga diabetes experts, ay ang sabi nila may kinalaman naman daw sa utak, sa brain function, no? So kasi po napansin nila na kapag may diabetes ka, palagi kang gutom, no? So tinitignan nila yung aspeto niyan na baka kailangan din ng pagtuunan ng pansin. Ang ending po ng lahat na ito ay mataas ang sugar sa dugo. Yun lang po. Almost lahat sila similar in that way. Iba-ibang angulo lang kung bakit napapataas ang asuka sa dugo. So, pag-usapan po natin ngayon paano pinoproseso ng katawan ang asuka sa dugo. No? Mataas ang asuka sa dugo, hyperglycemia. Nakatulong po sa pagproseso ng mataas na asukal sa dugo ay ang mga kidneys natin, bato natin. So itong figure na ito, pinapakita po sa x-axis ang bilis ng daloy ng dugo, no, relative doon sa dami ng asukal sa dugo. Ayun po, no, yung sa y-axis. Ayan. So yung blue line, yan po ay represents filtration rate. Ano po yung filtration rate? Filtration rate ay bilis ng pagsala ng dugo sa kidneys, no? Or bilis ng paglinis ng dugo. Pagkatapos pong linisin ng kidney ang dugo, ibabalik po niya ang dugo kasama yung mga nutrients na kailangan ng katawan. Yung po yung purple, no? Violet, nakita niyo dyan. Yung po yung reabsorption, no? Babalik niya, reabsorb, ibalik. Kasama po dyan ang nutrients, kailangan sustansya ng katawan. Kasama po ang asukal, hindi po masama ang asukal, kailangan natin ng katawan. Sa katawan, hindi po maganda yung maraming asukal. So, pag hindi na po kailangan ng katawan, ayun po yung bearding linya, excretion rate, no? Tatapon na yan sa iihi na natin. So, kita nyo po dito sa graph na to, meron yung tinatawag nilang renal threshold. Ano po ibig sabihin nun? Pag trinase mo yun pababa, doon sa ibaba, makita mo around 160-180 milligrams. So, yan po yung ibig sabihin po niya, na yung kidney pala, meron lang siyang certain amount, certain dami ng asukal na kayang ibalik sa dugo. No? Around 160-180 po yan. Yung tanong niyo po, bakit doktora may limit? Yun din po yung tanong ko. Eh, bakit may limit? Kasi meron pong paraan po yun para ma-counteract na hindi masyadong tumaas ang asukal sa dugo. Kasi mas seryoso po yun, yung mataas ang asukal sa dugo. At the same time, naisip ko po na ibig sabihin nito talagang nature natin na kumain ng healthy. Talaga nature natin talaga kumain ng gulay. Sinasabi na ng ating katawan. Hindi na natin pong mababago yan. So, yun kasi yun lang talagang kayang gawin ng kidney. Hindi na natin marireprogram yung bato natin. No? Siya na nagsasabi, oh, ito lang ang dapat mong ganito karaming asukal, carbohydrate sa kinakain mo. Ayan. So, yung mga naitapon na, lagpas pa dun sa 160-180 range, yan, makikita nila po sa ihi. Kaya, pag tinis yung ihi ninyo, makikita nila kung mataas ang sugar. Yan. Hindi po natatapos ang problema dyan. Mayayari po dyan, yung asukal, isasama yung tubig sa katawan. Yung po ang nature ng chemical component nila. Sinasama ng asukal sa ihi yung tubig. Hmm? Yung tinatawag, tubig sa katawan, yung po yung tinatawag ng osmotic diuresis. Mayayari po yan, ihi ng ihi ang mga pasyente may diabetes. So, okay po umihi ng marami pag maraming nainom. At okay ang blood sugar at walang sakit sa kidney. No? Pero sa kaso po ng mga may diabetes, hindi po maganda kasi abnormal po ang dahilan kung bakit sila ihinuihi. Ito po ay dahil mataas ang asukal sa dugo, sinama ang tubig doon sa labas. Ayan, kaya po ang symptoms ng mga may diabetes, madalas siyang ihinuihi, nauuhaw kasi nga dehydrated. So pag nauuhaw po, dapat inumin tubig,
lang or Vita. Hmm? Kasi wala pang, kasi pag uminom ka ng soft drinks na kung lalong lalala po yun, so hindi mo nakakorip yung problema sa katawan. Tapos dahil ihi ng ihi at dehydrated, pala ang mga dalas po mga may diabetes, mahinang resistensya, malabong paningin, no? At ito po sa mga type 1 madalas pagbata, umiihi sa kama. Yan po yung madalas na simptomas na malalaman ng mga pasyente na meron silang diabetes. No? Ang type 2, sa type 2, similar, almost pareho po ang simptomas, ihi din ang ihi, dehydrated din sila kasi nga pareho itong mataas ang sugar. Sa type 2 naman, common po sa kanila kasi medyo mas ping edad na nade-develop ang diabetes, common po sa kanila infection na hindi gumagaling, sugat na matagal din gumaling, at yung pamamanhin ng kamay at paa, yung po may tumutusok-tusok na sensation sa kamay at paa, yung po symptoms po ng diabetes yan. Ang symptoms ng diabetes, hindi po agad lumalabas throughout the disease course. Makita niyo po dito sa graph, 4 to 7 years. So, sinisira ng katawan mo yung asukal, sobrang asukal, bago po pa malaman na may diabetes ka. Yan po ang pinapakita ng figure dito sa, na nakikita niyo sa screen niyo. Pinapakita rin po nito na progressive, no, ang sakit ng diabetes. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy yan. Pag wala po tayong ginawa na pagbabago, tuloy-tuloy po, palala ng palala. Yung makulay na bar doon sa dulo ng screen sa graph, yung po basically yung ominous optic, yung pinag-usapan natin kanina. Yan po yung mga core defects. Ibig sabihin, kung wala po tayong ginawa ng pagbabago, mabibingo po tayo. Makukompleto natin yan. Yung walo at baka meron pa na hindi pa na-discover. So, hindi na ako magtataka. Babalik si Dr. DeFronzo, sabihin niya, ito pa pala, meron pa kami nakita. So, kailangan may gawin po tayo. No? Yan po, pag nakita na yung ibig sabihin po ng diabetes. Ay, itong graph na to regarding diabetes. At the same time, makita niyo sa ibaba yung komplikasyon ng diabetes. Hmm? Paano po ba nagkakakomplikasyon sa diabetes? Komplikasyon po sa diabetes ay dulot ng mataas na asukal na nasa dugo, na nasa ugat natin. Hmm? Ayan po, ayan, makikita ninyo pag maraming asukal. Literally, makikita mo po yan, eh, maraming glucose molecule sa dugo. Yung asukal po na yan, yung sobrang asukal, gustong-gusto niyang mamit yung taba sa ugat. Bakit po? Eh, yung talagang chemical composition nila. Pag nakita sila, magjo-join sila, ayan, pa-party-party sila dyan. At ang end product po ay advanced glycation end product. Yan po end point. Yung mga protina na hindi po maganda sa katawan. Yung mga protina na yan, ginagawang marupok ang ugat. No? At kapag po marupok ang ugat, yan, tulad ng daan, di ba marupok, maraming bako-bako. So, mas madali pong maipon ang taba. Pag ganun, no? So, may problema ka na nga sa taba, mas naiipong pa siya dun sa ugat. So, mangyayari po niyang kikipot ang ugat, ang daloy ng dugo, hindi maganda. Sa katagalan, pagpatagal na ng patagal yan, magkakaroon po ng blood clot. Ayan po yung dulong sa picture sa dulo ng screen ninyo. Hmm? So, makikita niyo yung blood clot doon. Pag ang blood clot, nangyari po sa utak, yan, stroke po ang tawag. No? Merong hindi parte ng utak nagagana. No? Mauutal or hindi makakalakad. Yan po mangyari. Kapag sa puso naman nangyari, heart attack. No? Kapag naman po sa paa, pwede po yan sa paa o sa kamay. Madalas po sa paa, magkakaroon po ng pangingitim ng paa. No? Meron din magkakaroon po ng infection sa paa. Mas high risk, no? Mas madali po magka-infection sa paa dahil po hindi maganda ang blood flow, no? Hindi maganda ang daloy ng dugo dahil nga nasira nga yung dahil sa excess sugar, nasisira, kakalubak-lubak yung ugat, no? Tapos pwede rin po yan magkaroon ng tinatawag nilang neuropathy, ma-affect po yung nerves kasi nerves meron din yung blood supply, eh, maliliit, so pwede mas madali pong mabara yun, mabara ng asukal, no? So, sisirain din niya doon. Kaya, madalas po yung mga pasyente, yan ang kanilang dahilan kung bakit sila nagpapadali.
pag po nag, yung pasyente pag umiinom po ng vitamin C, sisingin ko lang, papansin po niya nawawala yung sintomas na yun. Yun po ang naikakwento nila sa akin. No? So, ang isa pang complication ng diabetes ay yung kidney damage. No? Yan ang pinaka number one dahilan kung bakit nagka-dialysis sa mga pasyente may sakit sa kidney ay diabetes. Kung hindi ka pinanganak, walang sakit sa bato, pinaka number one dahilan kung bakit ka magdadialysis pagtanda ay diabetes. So, seryoso po talaga ang sakit dito. Tapos, nakakabulag din po siya. Nakakabulag din ng diabetes. Kasi, meron din po ugat sa mata. Eh, marupok na yung ugat na yon, madali po siyang mag-rupture. No? Pag madali mag-rupture, yung dugo sa mata, makakakos ng damage sa mata. So, nakakabulag. Siya rin po, ang diabetes rin po, ang number one cause kung bakit nabubulag ang isang tao na hindi pinanganak na malabo ka pa ng bula. So, napakaseryoso po ng sakit na ito. Maaaring at this point, sabi niyo, doktora, paano po maiiwasan ng diabetes? Madali lang po. Yun ang naman ang maganda. Madali, pero kailangan may disiplina. No? So, una po, nasa baba ng figure niyo, bantayan ang timbang, kumain ng tama, sundan yung rekomendasyon ng WHO, ang itsura ng plato, dapat pilitin natin na ganun ang ating kinakain, ganun kadaming gulay. Tapos kung may problema sa blood pressure, ayusin ang blood pressure, i-monitor. No? Kung naninigarilyo, ay hinto na pong paninigarilyo at saka dapat mag-ehersisyo. Yun yung bilog dun sa dulo ng screen. No? Pag-usapan ko lang po ng mabilis itong exercise. No? Meron pong recent study ng mga eksperto sa puso sa Cleveland Clinic sa Amerika. Alam niyo po, nakita nila na ang pagiging inactive, yung hindi nag-exercise, mas ikakamatay mo pa kesa sa pananagarilyo, kesa sa heart disease, kesa sa diabetes, kesa sa high blood, at kesa sa kidney. No? Mas ikakamatay mo pa pala yun, hindi ka nag-exercise. So, ito po yung research nila. No? Share ko lang po sa inyo yung resulta nila. Yan po. Yan yung, kita nyo yung 5 doon. Hazards ratio. Tapos makita mo po 5, di po ba? Yung mga hindi nag-exercise. Sa taas po nun, smoking 1.41. Heart disease 1.29. Diabetes 1.4. High blood 1.21. And stage renal disease 2.78. So, 5 po siya, no? Kita mo, layo ng abot, no? So, talagang importante mag-exercise. No? Ito po, pinablish din na ito noong 2018. So, bago pa ng pandemic. So, hindi mas malala na po ngayon na may pandemic. So, marami na po rin ang gamot na trinay nila discover na para gamutin ang diabetes. At dyan na po yung pinadugoy mga pasyente, si Dr. Oster, sinubukan na bigyan ng opium ang mga pasyente, si Dr. Allen naman, hindi niya pinapakain yung mga pasyente niya, ubusan siya ng pasyente noong early 1900s. Pero pinaka-interesting po, pinaka-effective, nung panahon pa ng mga great doctors ay horseback riding, no? Which makes physiologic sense kasi po pag nag-exercise, pumapasok ang sugar sa dugo. Ay sa muscle, bumababa ang sugar. Ito po yung research ng mga doktor sa France. Pinapakita po nila ang epekto ng exercise sa blood sugar. Makikita mo po yan, yung bar, dark line sa taas, yung mga hindi nag-exercise. Yan ang kanyang sugar level. Mas mababa po ang sugar level na nag-exercise. Yan po, no? So, up until the present, 2017, sabi ng International Diabetes Fund Federation na 70% daw po na may diabetes may iwasan o mapipigilan kung tama lang pagkain at nag-exercise. Significant number po yun. Ibig sabihin sa 10 na may diabetes, 7 doon, hindi sana nagkaroon ng diabetes. Imagine mo yung gastos na sakit, punta sa doktor, mga gamot na kailangan inumin. No? So, mapigilan sana. So, mula noon, panang-panang mga bago pa kay Kristo, mga Egyptian, hanggang ngayon dahil din exercise po ang isa sa cornerstone treatment ng diabetes. Nagbago lang naman po yun, na-discover yung mga gamot-gamot. No? So, kasama po ng mga pag-discover ng mga gamot ay yung
pag-discover ng mga paraan ng pag-monitor ng sugar sa katawan noong 1977. Hindi na karoon na tayo ng mga glucose monitors. Yan, tinuturukan sa daliri, lagay dun sa monitor, and then makita mo yung blood sugar mo. So, hindi na, nag-level up na, wala nung dinidilaan ng mga mga sinuunang panahon, no? Over time, meron po tayo ngayon tinatawag ng continuous glucose monitor. Minsan nakadikit na yan sa katawan, no? Yung babae po pictured yung sa dulo, no? Meron siyang sensor, nandun din yan sa braso, tapos meron kang monitor, i-flash mo siya, no? Yung po tinatawag na freestyle flash na gumawa po ng abot. So makita mo yung sugar, blood sugar level mo dyan. At the same time, pag-discover ng pag-monitor ng sugar ay yung pag-discover naman pag-deliver ng insulin. No? Paano bigay ang insulin sa katawan? Yung po meron na po mga insulin pumps, dati malalaki, 1978, malalaki, parang backpack. No? Over time, gumanda po rin yan, lumiit, mas naging efficient. Yung pinakabago po ngayon, yung sa dulo ng screen ninyo, katabi ng malaking arrow, yung po yung kinumbay na, pinagsama na yung continuous glucose monitor at saka yung insulin pump, no? Pinagsama na sa isang gadget. Sinusukat yung asukal, at the same time, yung pump bibigay sa iyo ng insulin na kailangan mo. Ito po, madalas po yan yung mga kailangan na ng insulin. Hindi po lahat ng diabetic kailangan ng insulin. So, ito po yung graph yan. Madalas siyang pwede mong tignan yung pattern. Yan, makikita mo dyan kung anong pwede mong gawin, baguhin. Yung doktor po yung magsiset ng rate ng insulin pump para tama po yung ibigay na insulin sa pasyente. Marami pa po nakaplano plano para magamot ang diabetes. Dami pa po, wala pa pong pangalan. So, lalabas po po in the future. Pero kung ako pong tatanungin, wala pong tatalo sa diet and exercise. Ayan, para po sa gamot. Kaya po tuwang-tuwa ako na makilala ko po ang First Vita Plus. At mas naging mabuting doktor po ako kasi nababawasan ko ang prescription ng mga pasyente, no? At nagagamot ko po sila sa tamang paraan sa aking opinion, no? So, sa mga bago po sa atin ngayon, sa mga guests natin na nakikinig, ano po ba yung First Vita Plus? Ito po ay gulay na ginawang juice, no? So, nakakatulong po yan para ma-meet natin yung rekomendasyon ng WHO kanina, yung dami ng gulay, no? Ang paraming gulay sa pagkain. So, yan po ang First Vita Plus. Parang ang simple lang po, no? Gulay na ginawang juice, pero amazing. Amazing po ang laman niyan, no? Ano po yung mga limang gulay na yan na inaral ng pinakamagagaling na doktor na sa Pilipinas. Ang pinakamasusustansyang gulay na inaral ng pinakamagagaling na doktor sa Pilipinas. Ano po yung malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, at saka talos ng kamote. Ang superstar po dyan ay yung moringa o malunggay. Kilala po ang malunggay na ngayon sa buong mundo, sikat na. Na pinakamasustansyang gulay sa buong mundo, 7 times ng vitamin C ng orange, 4 times ng vitamin A ng carrots, 4 times ng calcium ng milk, 3 times ng potassium ng saging, at saka 2 times ng protein ng yogurt. Ayan, so marami pong benepisyo ang malunggay. Nakakapagpadagdag ng bulan ng dugo, nakakapagbaba ng blood pressure, nakakatulong po sa mga nanay na mag-breastfeed, nakakadagdag din ng platelet count na kailangan ng mga pasyente may dengue. Nakakatulong din po siya sa paggamot ng mga sugat na importante sa mga pasyente may diabetes, no? Kasi nga po, di ba, prone sila sa infection at matagal gumaling ang sugat. Antibacterial din po ang malunggay at nakakatulong sa mga pasyente may diabetes kasi prone sila sa infection. Ngayon po, po-focus ako sa mga studies na pinakita, mga research na pinakita na ang moringa ay nakakatulong sa mga pasyente may diabetes. Napakarami po, no? Namili lang ako ng mga magaganda at significant ang findings, no? Sa India, inaral nila yung 55 patients na may diabetes. Nakita nila, pag pinakain ng malunggay, 28% decrease in fasting blood sugar, 26% decrease in post-meal blood glucose. Ayan, no? 162 ang kanilang blood sugar at nagsimula pagkatapos binigyan ng malunggay, bumaba po ng 117, no? Statistically significant. Pagkakain din po, hindi rin tumataas ang blood sugar. Yung pong pinakita ng datos na to, initial 209
219 bumaba ng 163 ang blood sugar and statistically significant. Tinignan din po nila ang cholesterol. Ayan, di ko na po madidiscuss isa-isa dahil po kukulang tayo ng oras, pero essentially, yan po, bumaba rin ang cholesterol. So, ina-address niya talaga yung insulin resistance po ng type 2 diabetes. Yung pag-usapan natin, kasi nakakatulong siya sa pagtunaw ng taba eh, ng katawan eh. So, yun po yung 40 days na inaral nila, epekto in 40 days. Ito, single meal, minsan ang inuman, na ay kain na merong balunggay, 21% reduction ng blood sugar. Kinumpir sa akalaya, kinumpir sa curry, mas significant po ang reduction ng blood sugar sa balunggay. Ganun din po ang finding sa mga pasyente na post-menopause, mga kababayanan ng menopause na, at pinapadagdag pa ang pula ng dugo. No? Tinry rin nila sa ibang populasyon, no? Sa mga sa refugee camps, binigyan ng malunggay, bumaba rin po ang blood sugar. At the same time, kita nila, bumaba ang alpha amylase. Yung alpha amylase po kasi, isa sa enzyme yan na nagko-control kung gaano kabilis tumaas ang sugar. Pag konti po siya nakakontrol ng malunggay, hindi po agad nag-spike. Hindi po agad tumataas ng mataas ang sugar sa dugo. No? Nagiging sikat na po ang malunggay sa buong mundo. So mag-ready na po tayo. Lalo na't alam natin dahil sa First Vita Plus, ang dami na natin alam tungkol sa beneficyo ng malunggay. Sa Amerika po, meron mga studies na nakaregister sa NIH. Meron na rin po nagpo-focus ngayon sa Amerika na aralin ang epekto ng malunggay sa aming diabetes. Mga results nila, katulad din po na i-share ko kanina, ang isa pa nilang nakita, bakit nakakatulong sa diabetes ang malunggay? Yung malunggay po pala, nakoconvert yan sa glucosinolates na makoconvert sa isothiocyanates. No? Nakatulong sa pamamaga, sa inflammation natin na problema kanina. So, yung po ang nagagawa ng malunggay, kaya hindi po pala kataka-taka na bababa ang sugar na makakatulong sa diabetes. Isa pa pong epekto na itong nagulat ako, tuwang-tuwa ako nung nabasa ko, ay nalaman ko, ay meron po ang moringa, malunggay, terpenoids na nakakatulong sa pancreas na mag-secrete pa ng mas maraming insulin. Amazing po, no? Yung mga nagtatampong beta cell, ayan, pakainin natin ang malunggay at matutuwa sila ulit. Ayan. So, sa malunggay pa lang, knockout na yung diabetes. Ready na po kayo, what more pa, yung apat pa na gulay. So, dahon ng sili, alam po natin, nakakapagpainit ng katawan, natural pain reliever, nakakadagdag sa energy. No, sa diabetes po, naku, significant improvement din ang blood sugar. No? Ito naman, study ng mga doktor sa Thailand, yung kita mo yung placebo, yung purple, walang dahon ng sili na kinain. Pag may kinain ng dahon ng sili, bababa ang sugar. Ito naman po, mga doktor naman sa Iran. So talagang global, international tayo. Kita nila na nag-improve ang incretin, bumababa ang blood sugar din. Ayan, di ba? Core defect po kanina, nakakatulong ang dahon ng sili dyan. No? Pati rin po yung problema natin sa cholesterol kanina, nakakatulong po ang dahon ng sili dyan. No? So, ito po yung nakita nalang epekto sa diabetes. No, essentially, yung kung pinag-usapan natin kanina, nakakatulong sa pagtunaw ng taba, nakakatulong sa incretin, at nakakatulong sa regulate ng ating craving sa matatamis. No? Yun po. So, yung saluyot, ang pangatlong gulay, alam natin na nakakatulong yan na mag-detox, tutulong sa atin na dumumi, ilabas ang mga hindi magandang nakain, ihingi ng ihi, kasi po maganda yun para ma-detox, no? At nakakatulong rin po siya maiwasan ang cancer. No? Pagdating naman sa diabetes, significant results din po. No? Nakakababa rin siya on its own sa sugar. No? 313 milligrams ang sugar nang hindi kumain ng saluyot. Makita mo, 99 na lang kapag kumain ng saluyot. Same effect din po sa cholesterol. So ina-address rin yan yung insulin resistance factor. No? So ito po ay nakita na lang, nililinis rin ang liver, ang atay na very significant yan. Nakakapagbababa rin siya ng blood sugar. Ito po yan yung study nila, nag-focus sila sa epekto sa liver. Nakita nila, dinidetox talaga yung liver. No? Yung spinach naman, o itong uray o colitis, yung pang-apat na gulay, ito,
alam po natin nakakatulong niyan sa detoxification, kaya po dudumi tayo, ihihi po tayo, maganda rin po siya sa baga, maganda rin po siya sa balat. No? So maganda rin po siya sa blood sugar, hindi ko na po madidiscuss in detail, pero nakakatulong po yan magpapaba rin ng blood sugar based on studies sa India. Ayan, at pinakahuling gulay ay ang talbos ng kamote. Ayan. So alam po natin yan, nagpapapula ng dugo, nakakadagdag rin ng platelet count. Siya rin po ang gulay na mayroong iodine, no? Na nakakatulong po sa brain development, kaya po tatalino yung mga bata na kumakain ng masustansya, bata pa lang. No? Pagdating naman sa blood sugar, makikita po dito sa study naman sa Vienna na nakakababa rin siya ng blood sugar after 3 months. So sustained effect. No? At nakakapagbaba rin po siya ng average blood sugar, yung hemoglobin A1C after 3 months, so sustained effect. No? Sa study naman po sa Thailand, pinakita rin nila ang talbos ng kabote. Ito yung meta-analysis, yung systemic review. Pinagsama-sama nila yung mga study sa Thailand, epekto ng talbos ng kamote sa mga na may diabetes, kita mo na bababa talaga ang blood sugar. No? So, yan po ang ating benepisyo na nakukuha sa ating First Vita Plus. At least focusing mo po sa diabetes. Pero marami pa pong health benefits. Ang pinakamaganda po sa part na ito ng First Vita Plus, masarap po siyang inumin. Ha? Kalimutan niyo na po yung mga studies siguro nabanggit. Ang tandaan niyo po ay healthy at masarap inumin. So marami po tayong flavor na dinagdag pa ni Mang Doy para po mas masarap ang ating pagkain ng gulay. Hindi po siya artificial flavoring. Meron po additional health benefit pa. Yung mga flavor, dyan po yung dalandan. May mangosteen po, may meron, gayabano, pineapple. Hindi ko na po ma-discuss in detail kung ano pa additional benefit ng mga prutas kasi kukulang na po ako ng oras. Pero meron pa pong additional benefit maliban pa doon sa gulay. Ayan, meron din pong face-up form sa mga international guests po natin. Madali na po makarating sa inyo. Very practical, very stable, at saka effervescent tapo. So, mas madali pong ma-absorb sa katawan. No? I-share ko lang po itong isang kwento ng pasyenteng gumaling sa First Vita Plus, may diabetes. Marami na pong kwento, no? Baka pong araw pwede tayong magkwentuhan, pero limited po ang time. Ito po, i-share ko lang po itong pasyente na uminom ng dalandan, na regular dalandan, at makita niyo po na gumaling ang kanyang infection sa paa. Ayan. Ayan po. So, pinapakita rin ito ang synergistic effect ng mga gulay natin, malunggay, makakatulong sa pagbaba ng blood sugar, antibacterial, dadalhin ng dahon ng sili, papaganda ang sirkulasyon, kaya nakakarating sa paa ang malunggay at ang mga gulay. Sa luyot, madidetox ka naman, so malilinis ang bituka, sulat ng mga kinain na hindi maganda, madidetox po tayo. Uray naman, spinach, nandun din, makakatulong din po sa blood sugar, makakatulong din sa paglaban ng infeksyon at ang talbos ng kamote. Makapagtadagdag ng pula ng dugo, kailangan po yung pula ng dugo para madala yung oxygen sa katawan at dun po sa sugat. No? Kaya napakaganda ng gusto ko pong kinakwento yung dahil pinapakita yung hindi lang individual benefit ng gulay, pati po yung synergistic effect, no? Teamwork. So, importante din po yung teamwork pala sa kahit na sa gulay at epekto niya sa katawan. So, yun na po ang aking talk. Marami pong salamat sa panahon na pinigay ninyo. Muli po, thank you very much, Ma'am Doyi. Sursok sa pagkakataon na ito. Thank you po sa staff ng First Vita Plus at nabigyan po ko ng pagkakataon sa buong karangalan sa akin na may bahagi ko po ang aking nalalaman sa diabetes. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.